Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, pinaka-latest na naman pong insidente. Diyan naman po sa may Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ang kapansin-pansin ho, no, makailang insidente na ito na lagi tayong binabangga-bangga ng mga insekyo sa karagatan. Tanong, bakit tayo naman ang trip nilang bangga-banggain? Ano ba, nagsawa na ba sila na i-carwash yung ating mga barko? At ngayon eh, ano naman, binabangga naman, binubutas naman nila yung ating mga barko. Diba? Gayon nakita nyo sa picture. Ngayon, ang tanong, hanggang kailan ba tayo? Actually ho, ang ating gobyerno, lagi nilang stand sa ganito. Kumbaga, parang ano, maximum tolerance na naman, hayaan na lang natin. Because yung katuwiran nga, the West Philippine Sea should not be the one that defines the relationship between China and the Philippines. I totally agree with that. However, I dislike the idea na parang ganito na lang tayo palagi, na ganyang inaapi-api nila. Kailangan naman rin po nating makipagbutasan sa kanila. Diba? Kailangan na nating pumalag. Ang tanong, meron ba tayong kayang pampalag? Ang ginagawa ko kasi ng China ngayon, napansin ko ha, inuunti-unti nilang sirain yung mga barko natin, binubutas. Dito ho sa video na ginawa nilang pag-atake recently, tinangkarin po nilang sirain yung parte nung sa engine, yung may propeller. Kasi, di ba ang harapan ng barko, ano ba tawag doon? Yung pambasag ng iceberg, yung nakausli. Di ba, may kita nyo muna yung pa-letter V, pag gano'n na shape. Tapos sa ibaba, no, may pag gano'n yun. Mas yung nakalubog, di ba? Pambasag ng iceberg, ng yelo. So, pag yun ang bumangga doon sa may makina, putol yung propeller. So, hindi na makakaalis yung mga yung barko natin. So, hihilahin at kakailanganin ngayon ito, ipa-repair. So, ano gagamitin natin? So, ngayon, itong BRP, ibig sabihin ng BRP, FYI para kila Charlie, barko ng Republika ng Pilipinas, ay ang BRP Teresa Magbanwa, binangga ng tatlong beses pa. Ngayon, ang claim naman ng Amerika, China, tayo raw yung nagbangga. Bakit tayo yung may damage? Di ba common sense lang yun sa mga taksil sa bayan ng mga DDS? Common sense lang, kayo mag-isip. Kung tayo ang nambangga, bakit tayo nabutas? Kung tayo nambangga, bakit, ang tanga naman natin kung ipambabangga po natin ay tagiliran ng ating barko. Di ba? Napakalaki namang katanjian yun, itong katangahan, na ipambabangga mo yung gilid mo. Kaya tuloy tayo pa nabutasan. Oh. Ngayon, bukod pa yan, bago natin i-play yung video, meron pang isa silang loko-loko rin. Ito, binati pa to ni Tatay Diggs nila, si Jimmy Bondoc. Yan, sabi ng APCU Global Forum, where's Uncle Sam? Yan. Sabi ni Jimmy Bondoc, we lost another island. Bakit? Meron ba tayong island na nawala? Anak ng shenemet naman talaga itong mga DDS. Itong mga DD-list, kakapiranggot ang utak. Wala naman tayong nawalang isla. Diba? Walang rest back from Uncle Sam. These are facts. Pero yung post niya, yan lang talaga. Good morning always. Diba? So, yan yung post ng isa sa mga DD-list. Now, ito ho yung video, which I filed. Ito ay video ng sa China. So, yun yung Teresa Magbanwa. Linkin natin. Yan. So, pinalilitaw nila rito na binangga natin sila. Na ang kwento rito mga kapatid, nag-dangerous maneuver daw ang Pilipinas. So alam niyo naman dangerous maneuver. Straight path yung takbo ng barko, ang gagawin ng isa, uunahan tapos sa kabilang harang para magkapang-abot sila. Yun ang kwento nila rito. Ang lakas naman ang loob natin, 'di ba? Hindi nila tayo katulad na ang daming barko, maraming pwedeng sirain. Ang Pilipinas, pag nasira mo yung barkong isa, nako, pahirapan na magkaroon ng replacement. At yung nga yung ginagawa nila, inuunti-unti nilang sirain lahat para wala na tayong pampatrolya dyan.
O, tignan nyo. Dito sa video na to, kuha naman po ito ng side po ng Pilipinas. Yan. So this is the dangerous maneuver. Yung sinasabi ko kanina, straight path ng Pilipinas, dahil mabilis, malakas ang makina nila, uunahan nila. Nang sa ganon, magpang-abot, eh hindi naman katulad ng motorsiklo to, ng kotse na yung pagpiga mo ng preno, eh, hinto agad eh. So magkakasabitan kayo kaagad. Diba? So yung kwento nila, yan nga, eh binangga sila ng Teresa Magbanwa. Pero ito, another incident ito. But same day, ayan, itong baliw na 5205, yung kapitan dyan. Ito yung sinasabi ko na tinangka nilang sirain yung makina, yung propeller ng barko. Para syempre, pag nasira yon, it will be fatal. Di ba? Talagang kailangan na hatakin, sunduin ito, hatakin. Now, in the past few days po, mga kapatid, si Mauning, ang spokesperson ng Foreign Ministry ng China, yung apo ni Mao Zedong, ay sabi niya, alisin na raw ng Pilipinas ang mga barko natin dyan sa Eskoda Shoal. No, tinan nyo ha, ang tibay ng barko natin, nabutas nila. So, ibig sabihin, malakas po talaga yung impact na ginawa nila. Pinapalo ng lalaki ng maso para bumalik sa dati, diba? Mag-flat yung dingding. At baka mamaya pag binangga uli yan, lalong lumaki. Kaya hindi kaya. So, ang tanong, bakit tayo yung paborito nilang bangga-banggain ngayon? Well, this is another way of tactic ng China na maku-earth ang Pilipinas na tayo po ay sumuko na sa kanila, na tayo ay matakot. Bakit? Unang-una, pinaliwanag ko na nga po dati sa inyo, napaka-importante ng Pilipinas sa China. Okay? Kasi ho, pagdating po sa seguridad nila, ang makakakontrol po sa Pilipinas ay magkakaroon ho ng 85% winnability sa giyera kapag ginera nila ang Taiwan. Sapagkat pwede nilang harangin sa gilid ng Pilipinas ang daanan, ang mga barko ng Amerikano at ng ibang kaalyado ng Taiwan na sasaklolo. So kumbaga magiging isolated at mahirap ang laban ng dalawang bansa, ng Japan at saka ng South Korea na sasaklolo dyan sa Taiwan pagka nagsimula na ng giyera dyan sa Taiwan ang mga incheck. So ang Pilipinas, kakailanganin nila tayo para sa gilid natin dadaan at ma-ambush nila. So sino po yung kukunin nila mga tripulante doon? Siyempre malamang mga Pilipino rin. Di ba? So yun nga yung hindi naisip nila Duterte. I don't know kung hindi nila naisip yun o talagang tanga lang sila na walang malasakit sa kapakanan ng ating bayan. Diba? Dapat kasi alam nila yan. Dapat kasi naiintindihan nila yan, yung geopolitics. So, dapat ito po, mga kapatid, dahil ginagarito nila tayo, sa akin lang ang pagkakaano ko lang nito, kaya nila tayo kino-coerce na sumunod sa kanila kasi ho, lumiliit ang impluensya nila sa Pilipinas. So, kumbaga, yung... Ang Pilipinas na naman, bumabalik na naman tayo ron sa pro-American. Hindi katulad nung nakaraang panahon, si Duterte, di ba? They were expecting kasi ang China, they expected na magiging pro-China rin ang presidente natin. Kasi ang magulang nga ni PBBM ang nagsimula ng diplomatic relationship with China noong mid-70s. So they were expecting na ganun pa rin ngayon ang magiging situation. Na kahit na nagpunta ron si PBBM sa kanila last year, January, tapos winater cannon pa rin nila, hinaras pa rin nila, nilaser pa rin yung mga Coast Guard natin, ay tatahimik na lang ang presidente ng Pilipinas. That's what they're expecting. They tested the water, they tested the president of the Philippines. Kaya lang, baliktad yung nangyari. So pumunta si BBM sa Amerika, na kung saan, kaalyado natin for longest ally ng Pilipinas. At longest ally rin naman po ng Amerika ang Pilipinas. Then meron tayong 1951 na Mutual Defense Treaty. And besides, naging magandang bunga nito, actually 2021 pa lamang, ino-offer na ng Amerika kila Duterte na i-upgrade nila ang coverage ng suporta o coverage ng Mutual Defense Treaty natin na ang upgrade nga po, which is nag-materialize sa panahon ni PBBM noong 2023 na kung saan any attack from anywhere
in the South China Sea sa mga barko natin, eroplano natin, including the Coast Guard na civilian in nature, sabi ni Robin Padilla, ay sabi naman ng Pangulo natin, kapag may namatay na sa ginagawa ng mga inchik dito sa atin sa West Philippine Sea, pag may Pilipinong namatay, then matitrigger na po ang para sa kanya, magiging ground na ito para i-avail niya ang mutual defense treaty natin. Para sa akin naman po mga kapatid, hindi na po natin dapat hintayin pa na mayroong isang Pilipinong namatay. Meron tayong isang kababayan na naputulan ng daliri dito po sa kaharasan ng mga inchik. So, bakit hindi po natin tanggapin ang katotohanan na hindi po tayo talaga lulubayan, na hindi po tayo talaga kinikilala ng mga inchik na yan, na mga kaibigan, na mga kapitbahay. Diba? Ang Vietnam, tinigilan nila dahil ang Vietnam, kayang-kaya nang lumaban sa kanila. Ang Taiwan, kayang-kaya rin silang labanan. Ang Pilipinas, lagi kasi nating pinamumukha na hindi natin kaya. Hindi pa natin kaya. Bakit hindi kaya natin muna subukan din na pumalag sa kanila? Sa paraan na, di ba, pinapapasok naman po natin dito yung mga Western allies natin, yung mga like-minded, para naval exercises dito sa West Philippine Sea. Bakit hindi po natin sila pagbigyan? Lalo na yung Amerika, na nag-o-offer sila na mag-escort sa Pilipinas. Di ba? So kung ang Amerika, ang gawin ng Amerika, mag-escort sa atin, magpumalag yung China, I don't think na gagawin ng China na maging hostile at bunggu-bunggiin ng mga barko ng Amerika. Or else, di ba? Ang Amerika, handang-handang tapatan sila, handang-handang girahin sila. Matagal na rin gusto ng Amerika yon. Oh. So, ang aking ritong ibig sabihin ay hindi po para magkagera. Kasi ayaw po ng China talaga na mapagera sila dahil wala silang sapat na lugar. Wala silang madaling access papunta ng Pacific Ocean para doon makipagpatayan. So, ang mangyayari nito, sila ho yung lulusubin. Diba? Sila yung pupuntahan ng mga kalaban nila. So, ang ending, ang magiging battleground po is not the Philippines, but China talaga. Panakot lamang nila rito sa atin na ang bansang Pilipinas, in case of war, ang magiging battleground. Hindi ho, ang China ho talaga. Sipin nyo, ang pupuntahan kasi ng mga Western countries, ng mga kaalyado, ng Australia, aliado ng mga Western countries, alam nyo na yung mga kaalyado natin, lulusubin nila ang China, hindi ho ang Pilipinas. Bagamat ang China, alam natin na lulusub yan dyan sa mga EDCA sites. Pero bobo ba naman ang mga Amerikano na naglagay ng EDCA sites nang wala man lamang silang pang air defense? Di ba? Na wala silang kakayanang ipagtanggol yan. $1 billion yung mga assets na yan. At yan ay para sa protection din naman nila. Ang tanong, bakit naman natin kailangan ng EDCA sites? Dahil nga po sa banta na to ng China, na hindi nila tayo talaga kinikilala na kaibigan o kahit na kapitbahay man lamang. Ang sa kanila mahalaga ay yung interest. Kasi kung kinikilala nila tayo, hindi nila tayo aagawan dyan sa ating aagawin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga ho, kinikilala rin naman nila ang UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Seas, na binabanggit doon, magmula rito sa may gilid ng iyong baseline, ay extend ka ng 200 nautical miles, yan ang iyong magiging exclusive economic zone. However, kung mayroong mga overlapping, may kapitbahay ka, then mag-usap kayo. Diba? So, liliit yun, mag-usap kayo kapag may overlapping. At ang ikaw, Pilipinas, ikaw lang yung merong exclusive rights na mag-exploit, mag-develop dyan sa iyong, at obligasyon mo rin na ipagtanggol ang iyong iisen. So kung ito pa yung obligasyon natin na ipagtanggol ang ating iisen, na tayo po rin naman na may exclusive rights or economic rights dyan, bakit hindi po natin gamitin itong kapangyarihan na ito para payagan na makasama ang Amerika? Para mas lalong maging deterrent. Kita nyo naman ang epekto ng presensya ng Amerika sa Pilipinas, ng puwersa nila sa pamamagitan ng mga EDCA sites, di ba? Yung itinakdang petsa ng mga inchik
nagirahin ang Taiwan, lusubin nila. Na alam nyo naman na hindi po ito magiging civil war lamang, na sila-sila lamang yung affected ng mga incheck. Kung hindi po ang buong mundo, lalong-lalo na ang Pilipinas na pinakamalapit sa kanila. Dahil whether we like it or not, ang China, kailangan nila tayong atakihin para makuha nila yung access sa Pacific Ocean na hindi makalapit ito sa Taiwan. At kung ang Pilipinas naman po ay ibasura natin ang relationship natin with the US, kailangan po tayo ng Amerika to gain access dyan po sa West Philippine Sea. Kasi merong mga military at saka naval bases ang mga incheck dyan po sa West Philippine Sea sa Spratlys. Di ba? So, kinakailangan nila itong makontain. Oh. Kailangan nila, ang mangyayari po nito, pag ginawa natin mag-neutral-neutral, eh tayo naman ho ngayon ang bobombahin ng mga Amerikano. Tayo naman ngayon ang gigirahin nila. So mag-uunahan lang po talaga yung dalawang bansa na yan sa paghira sa Pilipinas para makuha ang kontrol. Ako palagay ko naman, bakit ihintayin ko pa na girahin tayo either ng China o ng Pilipinas para magkaroon ng access, magawa nila yung kanilang mga gusto. Na kung tutuusin, doon tayo sa kapareho natin ng utak. Di ba? Like ang Amerika, tignan nyo, wala po silang kinuhang teritoryo sa atin. Wala silang kinukuhang teritoryo. Di ba? Ang China, meron. O, eh bakit tayo mag-neutral? Di ba? Bakit tayo mag-declare ng neutrality? Bakit natin naalisin yung kanilang kinakatakutan? Correct, Rego Adventure. Ang Eskoda Shoal, ang kanilang next na tinatarget. Kasi gusto nilang mapaikutan yan eh. Mapaikutan itong parte ng ano, ng gilid ng Palawan para yung mga resources kuhang-kuha na nila. And also to ano to coerce the Philippines to agree doon sa joint exploration and development na gusto nilang mangyari. Katulad ng JMS yun noong 2005 nila with Gloria Arroyo. Di ba? Ang kapalit naman nito, syempre, kapag meron tayong interest na iniingatan together with the Chinese government sa West Philippine Sea, eh, pwede nilang i-demand na i-kick out yung Amerika para happy-happy together tayo rito. Ganun yung po pwede mangyari doon. Yan sa akin, again, sana makarating sa ating Pangulo, no? At dyan sa mga taga National Maritime Council, NMC, at saka sa DND, natanggapin na natin. I-recommendan nyo sa Pangulo na let's give this one a shot. Diba? Tignan natin, kung yung EDCA sites ay naging deterrent sa plano ng China, girahin ng Taiwan, try natin ito, no? Baka sakali, maging gumana habang tayo po ay nagpapalakas ng ating pwersa. Hindi naman po kasi uubra na lagi na lang nila tayong ginaganito. Papaano kapag binamatay ng Pilipino? Di ba? Kakayanin ba ng Pilipinas na paganahin yung ating mutual defense treaty with the US? Di ba? Baka sabihin na naman natin isolated case ito, ganito, ganyan, ganyan. This should not define, di ba? Hindi na tama 'yon. Yung lagi nating pagiging tamimi pagsasubmit ng mga papel-papel ng mga protest-protest na hindi naman ina-actionan ng China, eh dapat po yung mga yan, tigilan na natin and we have to do something. Kailangan po natin ng deterrent sa ginagawa nila. Kailangan natin ng iparamdam sa kanila na, hey, di ba, meron kaming alas na hawak. Bagay na hindi nyo magugustuhan. Okay? Kayo, ano ba? Pabor ba kayo na ano, napasamahin na natin o tanggapin na natin yung alok ng Amerika na mag-escort sa Pilipinas dyan sa West Philippine Sea? Diba? So, pakilagay na lang yan sa comment section natin.